Nutrisyon at edukasyon ng kabataan, kabilang ito sa dapat tutukan ni Pangulong Bongbong Marcos sa una niyang 100 araw ayon sa ilang business advocacy group. Naniniwala kasi sila na malaki ang may tutulong nito sa patuloy na paglago ng bansa. Si Naomi Tiburcio sa detalye. Rise and shine, Naomi. Sa nalalapit na State of the Nation Address si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr., naglatag ng mungkahi ang ilang business advocacy group sa mga isyung dapat pagtuunan sa unang 100 araw ng Pangulo. Ngunit, imbis na sumento sa negosyo, ayon sa Philippine Business for Education, Philippine Business for Social Progress at Makati Business Club, dapat sumento sa tao ang unang 100 araw ng Pangulo, partikular ang nutrisyon at edukasyon ng kabataan. Child malnutrition caused by poverty leads to poor learning. Poor learning leads to underemployment and poverty leads to child malnutrition. It's a vicious cycle that affects at least 26 million Filipinos. Ayon kay Salazar, ang sapat na nutrisyon at edukasyon ay ilan sa pangunahing paraan para maging produktibong manggagawa ang isang tao. Ito ang dahilan kung bakit human capital o ang pagpapabuti ng kalidad ng mga manggagawang Pilipino ang isa sa dapat pangunahing pinaglalagakan ng investment ng bansa. Para kay Ramon Del Rosario Jr., Chairperson of Philippine Business for Education, isa sa dahilan ng limitadong pagsulong ng ekonomiya ng bansa ay ang ating learning crisis. A huge stumbling block that hinders us from fully realizing our development goals is our ongoing learning crisis. This problem is rooted in decades of neglect and underinvestment in our human capital. Our learners today are the workforce of tomorrow. Ayon sa mga grupo, ang Pilipinas ang isa sa mga bansa na nangunguna sa pinakamaraming kabataan na lumalaking stunted o maliit para sa kanilang edad. Sa datos ng UNICEF, 1/3 ng mga batang Pilipino ay stunted, habang halos 100 batang Pilipino ang nasasawi kada araw dahil sa malnutrisyon. Ayon sa pag-aaral, nakakaapekto ang stunting sa abilidad ng mga bata para matuto, na maaari namang makaapekto sa kanilang kapasidad na maghanap ng maayos na trabaho. Ibig sabihin, malaki ang kontribusyon ng nutrisyon at edukasyon sa pagsulong na magandang kinabukasan para sa Pilipinas. We need to shock our society to give a sense of urgency which will in turn mobilize all sectors of society. Kabilang sa mungkahi ng business advocacy groups ay siguraduhin makatutungtong sa dekalidad na pre-kinder hanggang grade 3 education ang lahat ng Pilipino at masigurong pasok sa international standards ang lahat ng itinuturo sa mga estudyante. Sa kanyang inaugural speech, ipinangako ni Pangulong Marcos ang reforma sa sektor ng edukasyon, kabilang dito ang pagpapabuti sa basic education, sciences at vocational skills. Naomi Tiburcio, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.